welcome to my YouTube channel. Okay, di apa sa gawat? Ato topic karon guys, as a mother, nga inong ka sa doktor nga, misis, dili pwede dugay-dugay ng pupila imong anak. Unahon ang iyang gibati kaysa pag-eskwela. So, dito ko, muradyo ko, pagkasabot sa gibati, kailangan na ito i-save atong upirahan para sa mataas pa iyang kinabuhi. So, unahon na ito ang iyang balatian, ang pag-eskwela, permintin na. So, I hope guys, amina mo sa ato ang... Okay, ang anime, year 2011. Okay. Siya third year college sa course of computer engineer. So, ang akong panganay is, since pa magina siya sa gamay pan high school pa na, permintid ko malubat-lubatan kay ipatawag ko sa tawagon ko sa principal or teacher nga ang imong anak misis itabang na po sa school. So, muradyo ko huwag ka ng as in matalantar ko pagtawagon ko kasi syempre tabangon dyan na siya kaya endorosity kaya general check up ulay nakita na anong ingana siya tabangon siya. So, nirefer na po kong doktor. 2011 ako siyang gida sa Ramiro Hospital kay pa-check din na siya kay dugay na siyang tabangon. So, na siyang gipa-check only to find out nakita sa iyahang check na din siya igwetter na sa ilaw na ito ang gitawag sa doktor sa term ana na ngon ang doktor na kailangan siya kopirahan kay nakita man sa iyang biopsy ang naay ang isa ka thyroid niya is affected na, so cancer dai siya, so kay yang papatay naman. So ako ra gyud taw na nagbansa ang anak sa iyang fight ato nga time. After pagitawag na nagkatawag na mi sa doktor kay na result sa biopsy, wala ko kasabot sa gibati. Agiprangkahan ko sa doktor nga misis, piling siya ato dugayon dito na siya operahan at uning ko ang yung thyroid kay once nga mukalat na sa pikas, delikado na mi. So, ato na siyang agapan. Udok pwede sa second semester na lang kay ba na magod siya, kung nahapit na magod mo man ang semester. Itubag ko sa doktor nga, abi ni mo misis ang kinabuhi sa tao aw ang pag-eskwela perminti pero kinabuhi isud na bakwion. So ato nga time syempre natarantar na ko, naguol na ko moto nga ang anak ang giba gipabali sa boarding house. So ka-experience ko bilakaw nga mura ko naglutaw sa hangin, baklay ko kusubot sa gibati, naguol na ko. So, pero wag ka pong kumawit paglaom nangamuyo mo sa Ginoo kay syempre operasyon asa ko paingom di pakudugay nagpa-enroll ko tulog kakali. Naglakaw ko nga kasabot. Sasapit pa dyan ko maligsi guys. Hapit ko maligsi sa tricycle. Diyan. Pero niya, siyempre, di ko itugod sa Ginoo kay ang Diyos magiging magkapasagdan. So, ato nga time, wala ko ma-expect nga. Nga, naabot ko sa nagbaklay-baklay day ko. Nagkagalutaw ang isip. Nagbaklay ko, naabot ko sa campus sa mga polis kay napamagpensyon ato nga time. Pero, kung ako kung isip, hindi pa siya pwede mo loan ato nga time kay kuan man, di pa magpukudugay po ng loan sa ilang pang-enrollment, pang-ingamit sa skila, ano, dyan. Ikod lang ko, dito ko sa dapin, ako akumulong dito sa manager sa Upsly, sa anak ko. Namoy ako sa ginamahan, tabangi ko, asa ko pa ingon. Ang anak kailangan operahan, wala na ko ilang kanulan. Wala lang, matataon, nakita ko sa manager. Ang manager, ma'am si Ato, ma'am ni Anidyo ko, ma'am, kaya ang anak, nagtuo na hong luha sa hong pag-store sa manager, ma'am. Nanilagi ko, ma'am, kay ang anak, operahan siya. Dili pwede dugay-dugay yun kay cancer man siya, ma'am. Kailangan man siya masay, makuha ang thyroid. Mauba, dyan need ko ganang dakong kantidad, ma'am. Kung saan mga ito na, Mrs. Sandughang, di pa man dugay ka naka-loan. Pero, atong tanawon ha, hi, Mrs., ingon ang manager, na ade bagong memorandum karon na pwede na nato i-extend ang imuhang loan of 5 years. Mga ba, ma'am? Gahapon pa siya din abot ng memorandum. Swerte ka ika. Muna siya kong ibayo sa langit ko. Pagsigisigaw at saka di ato sang ikuan, ato sang i-wintahon. So, grabe man yung panlangin sa Diyos na nakabit-bit man dyan ko more to 80,000, 80 to 90,000. Mabit-bit. Kung yung ikwintahan ko,
balik din ko sa ospital. Na kaingon mo din ako sa doktor nga, Mrs. Kumakit na ako pamaagi, balik din ka na ako kung magpa-schedule din ta. Di balik din sa ospital. Tawagan din so, sabi na ako, after operation, okay na, wala na yung problema. Diyan ka di pa manday po hindi yun. Kailangan pa manday siya o maintenance. Mga kanang 3,000 ang bulan, wala na ang adlaw. Eskwela pa siya. O diyan wala, nakuha siya magkaundang. Hindi pa, pangayon na siya medical. O diyan, eskwela, lagi po siya hinahinay. O diyan, man ka niya. So kung dili, unang game mo na, hindi gire ka, pasagdan sa Ginoo, basta mga muyo lang ka. Hindi ko maulaw na muingon na ito nga time dito nag-start na ang ATM na nga naprinda na sa among ko sa mga teachers kaya syempre imagine mo na tulog ka college by next sem undang yun ang ahong ikatulog hindi na ginaw kaya undang siya dya mo to ito nga time na monthly na siya tambal hindi mag-uul na ko kaya syempre kanang hindi pwede mapalta kaya ito nga time kaya syempre malawo na siya ang panganay na ako kaya nag-eskwela pa siya, na pa siya monthly maintenance, na pa siya iksuon guest college. Kanang itya maka nang i-adjust ang dosage, hindi di may pwede. Gitabang siya, tabangon dyan na siya. Diyan ay time na kanang kung anang ka na ay ang mulo, ay ang calcium. Naka-uniform pa ko. Tawagon ko kalit makulbaan ako basta na yung tawag sa cellphone na wala mapunod na nasa hospital kaya ito anak ko nung anak di hospital na, di oxygen na, anak na siya ka. Ito nga time, sud siya sa katuig naging after operation. Motong dito tayo mga gilabang ginaw as in. Balik sa ospital siya. Pero matinghala ko. Nga nung nakaya rato na hawa, dito ko pasagdas Ginoo. Ampo na dito tayo, hindi tayo pasagdas Ginoo. And after ato, niabot dito sa point na as in, sagad-sagad na dito ko sa financial. Motong nailahan na dito ko sa among ang co-op sa teachers. Si Mampasing patay naman ron di juto ka kukalimot niya moduol ko sa amo ang manager na ma'am kanang unsa asa makanang ibutang sabi na nga hanap dako na mangka o kanang amount sa imong gilunday dyan ni ana ang sa iyon sa iyaw ang to ingon ma'am adyo in town ko balibari kay uwi mo kong balibaran ma'am kinabuhi isang anak ma'am ang nakasalalay kay isa ka ang ijahang maintenance ma'am once nga maundang na ma'am isa ka adlaw lang ma'am kinabuhi sa anak dili na mabagoy ma'am kanang total ma'am kung bayon pa ko sa akong panerbisyo makabayad man jud ko grabe jud nga bujud ang time nga ang manager ingon ma'am asa na kahaw na akong ibutang pero grabe na ato nga time gyud kaloy ana jud ko sa Ginoo una ang si Ma'am Pasing tangamo ang big compute sa mulong basta mo duol na ko maluoy na nanaho o sige day o tagaan naman ka naho kay luon ara ba kay anak nga next school na para ba kay gimintin mo tambal ka grabe gid ang Dios nagubansa ang kinabuhi kay lagi man kang mo duol pa gani ko sa table ni Ma'am Pasing maluoy na siya naho munang gingon nga di giday ka pasagdan mo na nga dili lalim ni inahan ka nga naay anak nga imong giatugbang nga naida kong balatian himuon jud ani mo ang tanan mabuhi laman siya himuon imong tanan nga mo survive siya nga mo makalahutay siya nga maka hantud karon ikaloy ang taon ang panganay ni abot jud ang ati undang sa lang tikay sige magkatabangon jud mag-ulong ko nimo na ay maskwela ka nga di nakakaabot og kabilaran na taman ra ka sa Gido usahay pa taman ra siya sa kanang Valencia nga hospital kay gi-oxygen na kay gitabang na kay nalu ang calcium ningon siya mama siya tubag sa anak ay ningon ko nga ate pahuway sa eskwela ate kay mag-uol ko nimo kahit sige kag tabangon ningon siya nga ma kung imo kung paundang og eskwela gusto breka nga habang buhay ko nimo buhi on ningon siya nga muto nga lagi laman ma kaya ra lagi muto nga mabagi kumuto ang kasing-kasing tinuod GDI kay nakasurvive siya sa pag-eskwela pag-graduate niya mura ko gikumot ng kasing-kasing at di ko ma-expect na makuman siya tanagihan niya ang balatian nakagraduate siya na himo siyang computer engineer karon ano na siya trabaho mo tinuod GDI pag-graduate niya natrabaho siya Cebu last na kong gastos ayaha tambal
expenses niya sa pagpang-apply 30,000. After ato, nakumuhatag ni Dja og pang-maintenance ang tambal siya. Gastos siya ang sarili, tambal, Dja, mutumog sa dili, nakapahuman na siya og manghud. Nana siya ay napahuman na architect. Dja, kamulo niyang trabaho, siyempre, naabot mga time, mga sagad na Dja ko sa financial. Yan akong ginasuportahan sa pagtrabaho niya, muhatag na siya na ako. Suporta sa amo ang kailangan adlaw-adla kung wala mong pinibilin sa sweldo. So yung nga nagilay, no? Pero muabot ang time nga mo surrender ka, pero ampo lang dito sa Ginoo. Before na ako siya gida sa ospital, iya-iya mantag mga pagtuo na mantay lanlay mga pagtuo. Ako siyang gipangamuyo sa Diyos, ako siyang giluhod sa amo sa simbahan ang giampo nga mahantamangi ko magpa-opera ko sa ang anak. And then niabot siya ang time nga niingon ang doktor kasi syempre cancer ba ya stage 1 o oh, cancer siya stage 1 kaya kung once maopirahan mas safe pa siya mo to nga kananginan ko sa doktor si Dr. Cardino nga ma'am para sure jud ta ma'am nga kanang din na jud mo balik ang iyahang cancer ato na siyang i-undergo o sa to nga kung ano nga isodya o murag chemo or chemo man to sa lang term o lahat to siya sa Manila mo gasto ko o almost 100,000 ko labot sa mga expenses niya na usay ang tubag sa doktor niya na ko dok di na nakaya lang kantidad dok asa na ko paingon sang di laman dok bahala na ang Diyos di man po siguro may pasagdan kay before na unang bataag ida sa hospital di paoperahan na unang di ampo sa Ginoo di na may pasagdan daw ikaw yung sa tubag ito Cardino ikaw misis imo man ang desisyon Ginoon wa may posible sa Diyos omo na wala gid ang anak ni undergo o kanang ginisita ni doktor nga paduon mig Manila kay murag chemo na i-line term anak purog sa kwan pat o chemo pero lahi siya di siya chemo isod siya o isa kakahon na siyang anak nga room nga mapatay daw ang cancer wala na ako na mabuhat pero abinin mo nyo guys blessing you guys Ginoo kay na naman siya trabaho lang minut naman siya trabaho sa Cebu di general check up siya sa company. After 5 years, ang kaniday ko nung cancer, after 5 years, may bab anak kung cancer free ka for after 5 years pa. Yung general sick-up siya, happy kay ko, gidong sa tutong mga pag-ampo kay cancer free na siya. For niabot yun ang time sa una, sa hospital pa na siya. Niabot yun ang time nga, hospital mi sa provincial, narami sa IELTS. Naka-experience mi anak, nga na siya sa IELTS, na siya sa kilid ba nga, maghimon lamang ka umga, may dinagal boarding bed, kay kapos na jud mi. Pero wagit biwan, ipaglaong, pero karon no, musulti jud ko, karon akong anak, na naman siya, nindot na trabaho, kay data analyst naman siya sa company, kay computer engineer naman siya. Nakasuway jud ko, dito mag-sibo, kay hospital na siya, kay sige na siya, kay hospital ko, sa high ones, ay yun, hospital, gina siya, kay tabangon siya ang local shum, pero kalit, pas ginausay, wala. Nitawagan ko kay na hospital siya sa Cebu ni Apas ko. Karon pa jud ko ka, nakaingon jud ko ningon jud ko ti kani gidi aing mag-eskwela kanu. Di man ingon mangandoy ta nga hospital ta pero nakasuway na jud ka ti og hospital nga social kaayo kay Chungwa kay libre man sa company. Unsa ijang bill adto kay mga 40,000 to 50 igo ra siya ni perma kay dako man og medical ang medical assistance ang iyang company. So ingana no. So kung nagpatuo pa ko o ni nagpaluya-luya pa ko ato ang ipuhanda ang anak, dili katong karon. Abang buhay na siyang i-shoulder sa iyang maintenance kay lifetime man. Kay ningo man ang doktor nga misis, imong anak magpabilin ang lifestyle kung dili niya undangan ang iyang maintenance. Ingana na. So lalaan dili tao kagihan, isip o sa kainahan, lalaan tao kagihan sa kuinabuhi, pero depende sa itong pagdala. Ang Diyos lang atong piminta sin tampitong di lang tamawad ag paglaom strong lang kita. So, ako din gi mo nga content para makatabang ko sa mga mamang nga maka-experience unay problema sa mga anak andi tamawad an og paglaom. Ampo lang ta mga moyo tas Ginoo nga tabangan ta mulig unta. So dito atong nga time na strong jud noon ko kay may nampuon makas Ginoo basta na kay problema mali na muna kay problema nga mo dangop ka sa asa no una kay problema number one jud imong duolon ang Dios kay para di na kay pasagdan no sana lang yan. I was diagnosed with thyroid cancer so I had to undergo a surgery called total thyroidectomy
affecting me is parang kinuha yung thyroid ko talaga. Thyroid is the responsible for our hormones. So, kinuha yung kumuha thyroid ko. And because of that, I have been having hypocalcemia. I've been suffering with hypocalcemia. Hypocalcemia is a low calcium in the blood. Sabi nila, hypocalcemia is one of the most common complications of thyroid operation. Kasi diba, it's either down the damage yung parathyroid natin. Yung parathyroid is the one responsible in making calcium sa body natin. Sa akin, I'm guessing na natanggal yung parathyroid ko kasi it's total thyroid. Pero I'm guessing na yun yung nangyari. Kaya, until now, it's been more than 10 years. I am still taking medication for my calcium. Every now and then, I get hospitalized. Hindi natatapos yung isang taon na hindi ako na-hospitalized. Minsan naman hindi. Pero mostly, hindi natatapos yung isang taon, hindi ako na-hospitalized. Tsaka, struggle talaga siya, guys. Hindi ko ma-explain kung gaano ko struggle. Okay? Every month, nag-struggle ako from hypocalcemia symptoms like numbness, ng kamay ko, ng whole body ko. Minsan, meron din mga cases, worst case na nakailangan ko na talagang tumunta sa hospital is yung tunog ko na talaga siya magalaw yung kamay ko, at saka yung body ko. Tapos yung dito ko, parang dinimigas na siya. At saka yung stomach ko din, dinimigas na siya. So, at saka yung lungs. So, parang lungs. Dito po, yun sa dibdib ko. So, parang hindi ako, parang nahihirapan na ako kumaya. So, by that time, kailangan ko na talagang pumunta sa hospital. So, dahil dyan,